Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Kasama ko ngayon si Felix at magtutour kami ngayon. Hindi naman totally tour. Maglalakad lang kami sa labas. Although lockdown dito sa Norway, kailangan lang namin maglakad ng konti at dumidistansya kami sa mga tao. Mamasyal at maglakad. At check natin kung anong meron dito sa Norway. At kung paano sila sumunod at kung paano sila mag-ingat sa virus ngayon. O nga pala guys, wala akong mask ngayon kasi hindi dito sa Norway, hindi naman sila nagsusot ng mask. Although ang case dito is mga nasa 1.5 or 1.4 na, but we stay safe pa rin. Kaya ayun, takpan na lang yung bibig, yung ilong at gumanto. Tingnan nyo yung trick ngayon, no? Isa sa transportation dito, wala na naman, nakakalungkot naman. Sobra. Ay, sana matapos na itong pandemic na to, Lord. Dito kami ngayon sa isa sa shopping street ng Oslo. Karendis Alley to. Ayan siya. Papunta siya doon. Wala siya masyadong tao, di ba? So, ibang store, sarado na. Yung ibang store, open pa rin, pero wala na masyadong tao. Wala nang nagsha-shopping dito, kundi yung grocery na lang at open. Siyempre, kailangan yun kasi priority pa rin ng mga taong pagkain. So, nakakalungkot lang, sarado, wala nang masyadong tao. Unlike before, sobrang daming tao dyan. Mga nag-o-office, mga nagkakape sa Starbucks. May hotel pa dyan, Scandic Hotel. Wala na rin masyadong nag-check-in sa hotel, di ba? Store, ibang shop, sarado. Pero yung iba naman open, pero... Dito sa Norway, medyo lumalaban sa virus ngayon kasi medyo tumataas ang bilang ng mga cases ng coronavirus. Ayan, may ubo ako. Yan, kaya nag-lockdown ng Norway, buong country ng Norway to, hindi lang sa Oslo. Nag-lockdown sila for 14 days, walang pasok sa school. Yung ibang mga nag-work sa office, nag-work sila sa house, sinasabi ng government. So, lumalayo kami sa mga mataong lugar dito sa Norway. So, malaki din ang pinagbago after nag-decide ang Norway na mag-lockdown kasi wala talagang tao sa labas. Parang maganda ang weather ngayon guys. Hindi siya umulan, unlike yesterday, sobrang maulan. As in, ngayon, medyo maaraw, hindi naman ganong kainit, pero hindi naman ganong kalamig. Pero it helps, di ba? Kailangan ng init na panahon para hindi tayo magkasakit. Sana guys, matapos na ang corona. Sana matapos na ang NCOV dito sa mundo. Kaya guys, please pray. Yun lang ang kaya natin gawin para matapos itong sakuna na to sa buong mundo. Let us all pray. Nabana natin yung corona na yun. Gusto ko lang i-share sa inyo guys. Since pumutok yung mga issue o yung mga NCOV na yan, hindi naman sa pagiging paranoid or sa pagiging praning, syempre maganda na yung healthy ka at nag-iingat ka, di ba? So much better na lang na kung iinom ka ng tubig na malamig, much better na lang na uminom ka ng warm water with lemon. Ayun yung lemon, no? Ayun.
So tuwing lumalabas ako ng bahay, nagbabawon ako ng mainit na tubig. Actually, mainit na tubig talaga siya. Hindi siya yung hap na malamig or hap na mainit, kundi mainit talaga siya. So iniinom ko siya pag minsan nakakaramdam ka ng cough, di ba? So inom lang, kailangan ng inom ng inom ng inom ng tubig with lemon. Nagpapakulo na kami ng ginger with lemon. So sobrang laking tulong yan. So gawin natin yung tama, guys, para makaiwas sa mga sakit, especially sa corona. Be safe. O, di ba, wala masyadong tao dito sa place na ito. Nandito kami ngayon sa school ni Felix nung grade 1 until 7 siya. Close yung school dito, so ayun, dahil nga sa pag-announce ng Prime Minister na sarado ang mga school dahil sa coronavirus. So, ayun, papakita ko na sa inyo. One of the school here in Oslo. So, nakakalungkot lang at sarado. Ito naman yung way going to the park. Yung park na pupuntahan natin, titingnan natin kung may mga turista or mga tao doon. Kasi yung park na yun, one of the biggest park here in Oslo. Pinupuntahan talaga siya ng mga turista. Tingnan nyo, guys, ang linis nito. Dati, mga gantong oras, ang daming naglalakad, ang daming nagja-jogging, ang daming nagte-training, ang daming nagbabike. But now, di ba? Nakakalungkot. Wala masyadong tao. Hi, guys. Andito kami ngayon sa pinakamalaking park dito sa Oslo na pinupuntahan ng mga turista. Papakita sa inyo kung gano'ng karaming tao. Hindi siya ganun karaming tao pala. Pero mostly yung mga tao dito, mga Norwegians, parang walang mga turista kasi pinaclose ng government yung airport dito. Ayan, guys, kung nakikita nyo, yung mga tao dito is mostly mga Norwegians yan. Mga namamasyal lang gustong lumabas ng bahay kasi syempre nakaka-suffocating sa bahay, di ba? Nag-iingat lang, social distance, di ba? So ayan siya. Dito kami sa likod ng park. Dito yung entrance na pinasukan namin. Hi, guys! Ang pangalan ng park na to is a Vigilance Park. One of the biggest park here in Oslo. Tahimik dito. Unlike before, ang daming tao. Di ba? Salamat sa pagsama nyo sa akin maghapon at nakakalungkot maisipin pero dito sa Oslo, Norway house quarantine sila. So yun kasi sinabi ng government dito na 14 days or more than 14 days kailangan mag-stay sa bahay, sarado ang mga school. Kung lalabas ka man is pupunta ka lang sa grocery, practice din yung social distancing para nga naman syempre, pag-iingat natin sa mga tao, hindi naman natin sila gina-judge or what, pero self-care na lang. Yun nga pala, guys, hindi lang dito sa Norway, kundi sa Italy na rin na sobrang dami ng deaths, na sabi nila na surpass nila yung deaths ng China. But we are praying and hoping na lang, guys, tapos na itong sakuna na to. Kasi hindi na siya maganda. So sana magtulungan tayo at gawin natin yung tama at gawin natin yung mga naayos para sa ating sarili,
mag-practice, of course. Mag-practice na mag-hand wash, mag-sabon, mag-hand sanitizer, alcohol, and antibacterial. So, yun lang para makaiwas tayo sa mga sakit. At sana, huwag kayong magsama mag-pray kay Lord na sana matapos na to at bumalik na sa normal ang earth. Yun naman ang gusto natin mangyari. Pag-pray na natin ang bawat isa sa atin. Prayer is the best. And God is pinapakinggan tayo ni Lord. So, salamat sa panonood at sa mga hindi pa nagsasubscribe sa akin channel. Kung gusto nyo akong makilala, mag-subscribe na kayo. At huwag nyo kalimutang i-click yung bell para magkaroon kayo ng notification from me. Salamat sa inyo at see you to my next vlog. Bye-bye!